Matapos na mag-viral online ang ilang insidente na nangyari sa nagdaang Wata-Wata Festival sa lungsod ng San Juan, kabilang na dyan ang panunutok ng water gun ng isang residente sa rider na napadaan lamang. Humarap na ang tinatawag ngayon na si Boy Dila sa media upang humingi ng paumanhin. Kasabay niyan, emosyonal naman itong nanawagan sa publiko na tigilan na ang mga pagbabanta na kanyang natatanggap at huwag nang idamay pa ang kanyang pamilya. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Sa lahat po, humingi po ng paumanhin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalo na po sa rider, humingi po ng tawad po sa inyo. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po ang lumalabas sa pagbabanta sa akin, na lalo na po sa mga pamilya ko, huwag naman po sana nilang idamay. Kung nagalit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadami po yung pamilya ko. Yan ang emosyonal na pahayag ni Lexter Castro, o mas kilala ngayon bilang Boy Dila, matapos siyang iharap sa media ni San Juan City Mayor Francis Zamora upang humingi ng paumanhin. Kasunod yan ang wala pa ring tigil na pambabatikos na natatanggap ng lungsod matapos ang mga videos na nagkalat sa social media kung saan isa si Lexter sa mga mainit sa mata ng publiko dahil sa kanyang hindi magandang asal na naipakita. Nais rin daw niyang matuldukan na ang pagkakadamay ng imahe ng kanilang lungsod sa taong bayan. Isa nga po sa talagang pinanggagalingan ng galit ng napakaraming tao na ako mismo talaga ay nagalit din ay ito nga pong si Lexter, sapagkat yung mga videos po na kumakalat kung saan ay binabaril niya ng water gun yung isang nagmomotor at nilalabas niya ang kanyang dila, ito po ay sa kasamaang palad ang naging mukha ng ating Wata-Wata Festival sa taong ito. Ayon pa kay Lexter, dahil daw sa mga nangyari, kabi-kabilang banta sa buhay na ang kanyang natanggap. Bukod pa riyan sa mutsaring fake bookings din ang dumadating sa kanila na nakapangalan sa kanya. Di ko na po sa tutusin po, di ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nagbabanta sa akin. Nakesya daw po babarin nila lang, ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali po ako sinagawa. O po humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nabalang tao, lalo na po sa rider po na nabasa ako. Facebook, huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naabala nyo, hindi naman po ako. Sa maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na in-orderan nyo ng pagkain, saan nila lang po kayo maawa, hindi na po sa akin. Sa kabila ng ginawang aksyon ni Lexter, ipinunto naman ni Zamora na wala itong nalabag na city ordinance, base rin daw yan sa konsultasyon ng abogado ng city administrator ng lungsod. Gayunpaman, nilinaw ng alkalde na depende pa rin daw ito sa naperwisyo niyang rider kung maghahain ng formal na reklamo laban sa kanya. Ngunit kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Samantala, handa naman daw na humingi ng personal na paumanhin si Castro sa rider na kanyang naperwisyo. Kinumpirma naman ni Zamora na residente ng kanilang lungsod si Lexter. Patuloy naman itong nanawagan sa publiko na alisin na ang imaheng hindi maganda sa San Juan dahil sa pangyayari na inihingi na nila ng paumanhin. Umasa rin daw ang publiko na sa susunod na kapistahan hindi na ito mauulit pa. Nakatakda rin daw nilang hilingin sa Malacanang na ideklara bilang special holiday ang Wata-Wata o Basaan Festival sa kanilang lungsod upang maipagdiwang ito kasama ang kanilang mga residente na walang iniisip na pangamba na mababasa sila sa papasok sa trabaho o paaralan. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.